Today is Friday. Today, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Nanay Lorena again. Okay, katatapos lang ng lactation massage namin ng aking counselee. Ayun, kakauwi lang niya. And sagal din kami dahil yung kanyang concern ay yung clog ducts. Ayun nga talaga, pinaka marami talaga na case na nahahandle namin ay yung may mga clog ducts. Lalo na kung malapit na sa mastitis, yung pamastitis na isa lang talaga sa mga suggestion ko para sa mga mami na wag na po nating paabutin doon na malapit ng magmastitis, yung tipong linalagnat-lagnat na tayo kasi ang hirap din kami din, nahihirapan din kaming alisin yon. At syempre, mas nahihirapan kayo kasi yun nga, masakit na talaga yun sa breast. And then, yun, dumadating na talaga yung time na lalagnatin na kayo. At pagka gano'n na kasi na leading to mastitis na, minsan, yung iba naaagapan pero yung iba hindi na talaga kinakaya. So, kailangan na talaga ng antibiotic. So, pagka gano'n na po, nire-refer na po namin talaga sa OBs namin. I mean, nila. Sa mga OBs nila, nire-refer na po talaga namin sa doctors para mabigyan po ng karampatang lunas, karampatang antibiotic na para habang hindi pa ganun kalala talaga. Yung tipong may abscess na, may formation na ng abscess. Pero may iba din na mga lumalapit sa amin na meron na talaga. Actually, hindi na talaga yun masyadong natatanggal ng massage. Okay, nakakalabas yung ibang mga milk, pero mismo yung dun sa spot na yun, lalo na dahil may swelling na mismo sa tissues ng breast, mas mahirap na po talagang palabasin. So, yung milk. So, kahit yun na massage, patuloy pa rin na nangyayari na nauuwi pa rin sa mastitis. Pagka napapansin ninyo na nag-uumpisa na may konting masakit na dun sa portion ng breast ninyo, pwede nang i-massage. At lalo na, mas maganda pag maipapalatch kay baby, no? Pero pwede nang lagyan ng warm compress kung wala pa namang pamumula or wala namang nafe-feel na burning sensation, maglagay po ng warm compress ng mga ilang minutes, like 5 minutes or kahit less than 5 minutes. Basta hayaan mo na dun, sabi natin na 3 minutes. Okay, hayaan mo na doon. And then after 3 minutes, tanggalin yung warm compress, i-massage yung area na nafe-feel po ninyo na masakit o may bukol. Ayun, circular para ma-spread yung milk at pwedeng may konting diin-diin. Ayan, may konting diin-diin doon sa portion ng breast para malusen yung milk. And then circular again at dadalhin pababa, papunta doon sa may areola. At pwedeng i-hand express. Ayan, para makalabas yung milk. I-hand express para makalabas yung milk. So, pwedeng ibalik ulit yung warm compress kasi hindi naman agad-agad na aalis yung lump. So, hayaan, tiyagaan ulit. Pwedeng ilagay na naman, manang ilang minuto, at ulitin ulit yung proseso ng massage. Better talaga kung maipapalatch natin si baby. Yung iba gumagamit sila ng pump, okay, nakakatulong yung pump, pero kadalasan kasi isa din na nag-cause ng clog dahil yung flange, naiipit yung areola ng mommy, okay, ng breast, naiipit yung areola. So, sa pump, ang mas unang nakakalabas talaga ay yung malusaw na gatas, yung form milk. Pero pag hind milk na o mas malapot na ng milk, hindi na halos na ilalabas ng maayos ng pump.
Kaya yun po yung naiiwan sa likod ng areola at pwedeng mag-cause po ng clog. Lalo na pag doon sa may areola banda, pag nando doon yung clog at nag-dilate na yung pinakadulo ng lactiferous duct doon, minsan ang hirap na talagang alisin. Isa sa mga challenge namin yon. Ewan ko ba, ang hirap, ando doon na nga siya sa pinakabukana na, labasan na talaga ng milk. Pero yun po ang pinaka-challenge tuloy namin. Ang hirap na niyang alisin. Lalo na kung ang lapot na talaga ng milk na palalabasin doon. Isa din yun pagka may palabas na bleb. Isa din po yun na medyo masakit na nga banda dun sa areola. Minsan ang hirap din palabasin ng milk. Pero eventually, nakakalabas naman. Lalo na kung maila-latch po ni baby o mag-hand express po tayo. Ayun. So, okay. Pwedeng maglagay ng warm compress tulad po ng nabanggit po kanina. And then, hahagurin, imamassage, iha-hand express. Pwede rin kayo maglagay ng cold compress after ng massage. Like kunyari, after na ninyong mag-warm compress, mag-massage, at nafe-feel ninyo may konting pananakit dun sa breast ninyo, maglagay po tayo ng cold compress. Pero, ang cold compress po na gagamitin natin ay wag po yung mga ice packs. Wag po nating idiretso kasi pa pwede pong mag-tighten yung tissues ng breast natin na lalo pong mag-swell or lalong mahirap makadaloy yung milk. Kung hindi naman mastitis pa, pa pwede po tayong gumamit ng bimpo, babasain po natin sa gripo, o kaya pa pwede naman kahit yung malamig na tubig galing sa rep, basain natin, pigaan natin yung bimpo at ilagay po natin dun sa breast natin kung saan may clog o may masakit po na bahagi ng ating breast. Hayaan po natin doon ng ilang minuto. May mga times na hindi naman agad-agad nawawala pa rin yung clog. Okay, so maya-maya ulit, after mga 3 hours, ganyan, pwede ulit sundan ulit ng warm compress, massage, and hand express, or better talaga, best talaga palatch kay baby. Kung ang mga mami naman, kung yung mga mami na, okay, may mga mamis kasi tayo na hindi na talaga nagla-latch yung baby, nahirapan na, pero I hope makabalik sila, no? Kung hindi na nakakapag pa-breastfed, talagang pump na talaga, ganun din po kailangan, ganun yung pa rin yung proseso, pero mas kailangan po talagang mag-hand express after pumping. Ayun, kasi yun po, tulad po ng nabanggit ko kanina, hindi din kasi talaga nakukuha ng pump lahat. Lalo na pagka, yun po yung advice ko mga mom, pagka sakaling nafe-feel na po ninyo na may nag-uumpisa na po na bukol, na lumps doon sa breast ninyo, agapan na po ninyo bago pa man ito lumala. Dahil hindi po lahat talaga ng clog naaalis po talaga agad in one session or sa isang massage lang. May mga ilan po talaga na umaabot pa ng ilang araw at may ilan pa na pagka mas malapot na talaga yung milk at ang hirap na talaga alisin, lalo na kung medyo malapit na you know, yung parang malapit nang magka-mastitis or nasa mastitis na, hindi na po kaya ng massage lang. Kailangan na rin po ng tulong ng antibiotic. So, yun po, kailangan na po din ninyo na lumapit na din po din dun sa OBs ninyo, sa OB-GYN, kina-doc, para mabigyan po kayo ng antibiotic habang hindi pa nandun talaga sa mastitis. Kasi ang hirap eh, pagka nasa mastitis na, ayun, magkakaroon na ng, tawag na ito, surgery, ganyan, and then open lang yung wound nun, at si baby, pwedeng hindi rin masyadong maka-breastfed muna, kasi syempre, pagka mataas na yung dosage ng milk, dosage ng antibiotic, hindi papayagan muna na mag-latch si baby. Kaya ang mangyayari, magpa-pump and dump muna. So, syempre, di ba, ayaw naman natin noon, sayang yung milk, itatapon lang yung milk, pinaghihirapan, aalisin, i-drain yung breast, tapos hindi rin naman makukuha ni baby. Kaya, I hope na agapan na po natin. Okay, mga moms, at pag may mga questions naman, pwede naman po kayong magtanong din sa amin na mga lactation counselors. Makakatulong po din kami kahit through text, through video call, ganyan, para maagapan po yung
pagkakaroon ng clog. Okay, so may mga clog kasi na kailangan warm compress. May mga clog naman, lalo na pag may swelling na talaga yung tissues ng breast, hindi na kailangan ng warm compress kasi mas mag-worsen yun. So, mas kailangan na ng cold compress. Habang kino-cold compress para mag-subside yung swelling, okay, imamassage, and then maglalagay ulit ng cold compress. Ayun. At hanggang sa unti-unti magsasubside. Pero hindi naman agad-agad nagsasubside yung swelling. Syempre, di ba, may mapapansin nyo, kunyari, nagkaroon kayo ng swelling dito, di ba, hindi naman agad-agad sa isang lagayan lang ng cold compress magsasubside. Of course, makakatulong yung unti-unti na paglalagay ng cold compress at unti-unti magsasubside yon. So, ganun din lalo na sa breast natin. Okay, wag tayong yung tipong magmamadaliin natin, hala, hagod ng hagod, yung pipilitin na i-massage yung breast para makalabas agad yung milk. Minsan, hindi na po nagiging makatarungan para sa breast natin, no? Nabubugbog na yung tissues ng breast at mas nagko-cause po ng pagkakaroon ng mas matindi pang pagbabara kasi mas naiipit. Okay, siya nga pala, isa sa mga tips doon sa mga clog na yan, iwasan po natin na madaganan yung breast natin ng magkaroon ng mga pressure na, like kunyari, may sling bag. Pagka yung sling bag mo, mabigat yung laman at itipong pa-cross yung pagsuot ninyo, tatama yung strap dito at pwedeng magkaroon ka ng clog dito, magkaroon ng clog dito pagka matagal na nasuot-suot mo yung sling bag. So, ibig sabihin, may pressure kasi dun sa strap ng sling bag. O kaya pagka yung may mga carrier, di ba yung parang snap, knapsack ba yun na ginagawang carrier? Minsan, pagka tumatama dito, nagkakaroon din dito, yung nagkakaroon ng pressure dito, so nagkakaroon ng clog. Kasi may ilan na po talaga na lumapit din sa akin na nag-start lang doon sa pagsuot niya ng sling bag at ang tagal daw niya sa labas, ang bigat ng sling bag niya, may dalang cellphone, may dalang mga barya. So, syempre, di ba, medyo mabigat. Kaya, yung pressure ng strap, naipit yung dito niya, yung dito sa may, sa taas ng bahagi ng breast niya. Ayun. Kaya nung parang ilang araw niyang ininda yun, akala niya parang okay lang, matatanggal din. And then hanggang sa tumagal, nag isang linggo, hindi pa rin naaalis, saka pa lumapit pero namumula na. Yun nga lang, pagka ganun na kasi minsan, hindi na agad-agad natatanggal yun ng isang masahian lang. Syempre kasi may swollen na eh. Ayun, tapos medyo impacted na mismo yung breast banda doon, no? So, may mga times naman na iba na katulad ng nabanggit ko kanina, may mga clog na madaling maalis. Pero may mga situation, may mga condition talaga na ang hirap ng alisin. Okay? So, yung isa naman na lumapit sa akin, dahil dun sa kanyang carrier naman. Okay, di ba may mga iba't ibang carrier, yung parang paduya na carrier, no? Yung nandito, hindi nagkakaroon ng pressure doon sa breast, okay yun. So, marami naman tayong mga iba't ibang uri ng carrier na para doon kay baby na makakatulong para habang may ginagawa tayo, nando doon si baby, pero wag yung tipong maiipit po yung breast natin. Okay? So, depende kung ano yung mga gagamitin ninyo. Basta please, wag lang maiipit yung breast ninyo na magko-cause po ng clog. Alright? And then, may mga times naman na pag nagsa-side lying tayo, isa sa mga best position yung side lying. Ako sa apat kong mga anak, every time na nagkakaroon ako ng baby, syempre, kumbaga, syempre, nakakahilo, yung parang buong ilang oras ka na lang na nagpapa-breastfed, na nakaupo ka na lang, ang sakit na sa likod, ang sakit sa batok, ang sakit sa ulo, na nakatungo ka ng ganyan, di ba? Halos wala ka ng ibang position. So, nagsa-side lying tayo kasi yun nga ang sarap ng feeling, nakaka-daddy si baby habang naka-rest, tapos ikaw din, habang nagde-daddy si baby, nakapahinga ka. Pero may mga times na naiipit yung mga sides natin dito. Kaya, pagkatapos ninyo mag-side lying, kunyari napatulog na si baby, pwede ninyong i-check dito sa may gilid ng breast ninyo, i-massage, paikot, at hagurin papunta dun sa may areola. Okay? Ayan. At pwede kang mag-hand express ng payu position. Ayan. Hagod, hagod. Dadalhin. At eto, naka-steady ka dito sa may labas ng areola. And then press back. And then squeeze, release. Squeeze, release, no? Pag yung nandito. Pag dito naman, mas maganda yung C position para mahahagod natin. So,
Press back, naka-steady ka, and then squeeze, release, okay? Kung nangangawit yung isang kamay mo, edi pa pwede mo naman gamitin yung isang kamay mo, alright? So, may mga times naman na ang clog naman ay nandito sa ilalim. Okay, so imamassage natin paakyat at pagka namumuo na yan, itulad ng nabanggit ko po dati, yung imamassage natin yung pa-reverse. Ayan, pa ganyan. Kasi kung puro pataas lang ng pataas, eh buong-buo na nga yan, nabubugbog na lang yung breast natin na hindi na kakalabas yung milk. Sa bagay, kahit naman i-reverse natin, may time na pagka malaki na talaga yung clog, hindi naman agad na ilalabas agad. Pero sa tulong ng nai-spread mo muna yung milk mo na nabuo sa loob ng breast mo at hahagurin mo pataas kahit papano unti-unti makakalabas na. Okay? So pagka naman yung clog natin, ninyo, ay nandoon sa may areola na mismo, actually, pag nasa may areola na medyo mahirap na po talaga yon i-pump, mas lalong magka-clog. Kasi di ba yung flange ng pump, iipit dun sa may areola, tapos suction lang ng suction. Ayun. At yung ibang mga milk, lalo na yung hind milk, mag-i-standby sila dun sa likod ng areola. Ayun na, mas lalaki lalo yung clog ninyo kasi may nakabara na nga dun. So, pagka may mga clog tayo dun sa areola, mas maganda po yung pag-hand express na lang. And of course, pinaka-best talaga yung pagpapalatch, direct latch kay baby. So, pwede po ninyong iba-ibahin ng position. Pwede yung cradle hold position, football position, o side lying, yung mga ganyan. Para lang mas makuha po yung nandoon sa may areola. At okay, katulad kanina nabanggit ko, pagka nagkakaroon ng clog dito, best po yung position na football. Okay? Aaralin syempre. Di ba kasi sabihin, oh, ano ba naman yun? Di ako marunong mag-football position. Kaya nga inaaral po yun. At pagka malaki na si baby, sabihin, ang haba-haba na ni baby, ang hirap ng i-football. Actually, pag mas more, mas malaki na nga na baby, mas madali na nga yun i-football. Okay, yung baby, kaya din i-football. Yung malaki, kaya na rin i-football position. Kailangan lang, maglagay lang talaga ng mga support na pillows dito sa likod. Okay? And then, kailangan lang talaga sanayin yung katawan natin, yung paghawak natin, kung saan tayo mas comfortable na paghawak, alright? Ngayon, kung medyo ang iniisip mo ay baka maipit yung paa ni baby kasi mahaba na nga siya, pwede naman tayo mag-move forward, okay? Para si baby, habang nandito yung pillow, nakasupport dito sa may gilid yung pillow, parang yung paa niya, maiipit or something, ganyan, kasi naka-forward tayo. Syempre, hindi tayo makakasandal. Kasi, di ba, isay din yun na, hindi ka makasandal, ang sakit ng likod. Pa, pwede ka na lang, magdagdag na lang ng pillow dito sa likuran mo para at least kahit papano, may sandalan ka pa din. Mas comfortable pa rin yung feeling mo. So, kailangan adjust lang po. Makakatulong po yung mga pillows muna. Anyways, pagka mas marunong na yan si baby, pag mas malaki-laki na yan si baby, marunong na yan pumosisyon, no? Diba? At mas magaling na rin sila mag-latch by that time. Ayun. Ang breastfeeding talaga, talagang pinag-aaralan din talaga ito. Pinagtsatsagaan. Sa umpisa ang hirap, pero pagka unti-unti naman natin natututunan, nagiging mas madali na din. Iba-iba po tayo na mga mommy. May mga limitations din ang bawat isa sa atin. May kanya-kanyang pinagdadaanan. May kanya-kanyang sitwasyon. Ganyan. So, kumbaga, tingnan natin kung saan mas magaan para sa atin. No pressure. Kasi pag mas napre-pressure kayo, mas mahirap po makadalo yung milk. Mas pwede kayong mag-clog. Diba? Yung mas hindi. Kasi yung pag-worry, yung stress, nagko-cause din kasi ng clog. Kung ang stress, ang worries, hindi nakakatulong para sa blood circulation natin, hindi rin siya nakakatulong para din dun sa pagdaloy din ng milk natin. No? So, hanap po tayo ng mas madaling posisyon at mag-seek po talaga tayo ng help, ng advice, umpisa pa lang. Kung ikaw ay buntis, ngayon pa lang pag-aralan mo na kung paano ang breastfeeding at what to expect
expect, paglabas ni baby, hindi ganun kadali, ang hirap, lalo na sa mga unang araw, unang linggo, pangalawang linggo, ang hirap po talaga. Pero pagka naman nakakahingi tayo ng advice, ng support, ng mas maaga, mas matutulungan po tayo sa tamang pagpapa-breastfed. Ayun, okay mga moms, man yan sa size ng breast, alam nyo yan mga moms, no? Kahit maliit lang, gamunggo lang yung nipple mo, o gasantol, buto ng santol yung nipple mo, kaya mong magpa-breastfed. At kung ang iyong breast ay kasing laki lang ng ano ba yun, bola ng ano ba yun, volleyball ba? Ay hindi, laki-laki ng volleyball. Yung parang may bat, ano ba yan? Anyways, hindi ko na, nasa dulo lang ng dila ko, hindi ko masyado nang masabi. Ibig kong sabihin, kahit anong size pa ng breast ninyo, natin, kaya pa rin po natin magpa-breastfeed. Alam naman natin na 90% na nanggagaling sa brain natin yung pag-produce o paggawa ng gatas. At yung physical na yan, 10% lang po yan, no? Pinakamataas pa rin na porsyento yung sa brain. Ano ba yun? Yung maniniwala ka sa sarili mo na ikaw ay may kakayanan magpa-breastfeed. Pag-iisipin mo, sa umpisa pa lang, iniisip mo na, ay, wala akong milk, walang lumalabas na milk sa akin. Parang, ang hirap talagang i-produce ng katawan mo yun kasi inisip mo na wala kang gatas. Kumbaga, parang nagda-doubt ka na agad sa sarili mo. Actually, ang Lord naman kasi nagbigay naman talaga yan ng kumpleto sa ating katawan. Kung ikaw ay binigyan ka ng baby, ibibigay din ng Lord yung pagkain ng baby mo. Okay? Yung breast natin, hindi yan nakadesenyo para sa pump. Kaya kung halimbawa nag-pump ka at konti lang yung nakuha mo doon sa pinump mo, hindi ibig sabihin na yun lang ang gatas mo. Ibig sabihin, yun lang ang kaya ng pump mo na makuha yung kung anong milk meron, kung ano yung, ano ba yun? Kumbaga parang itong si pump mo, yun lang ang kakayanan niya para makakuha ng milk doon sa breast mo. Hindi niya kayang makuha lahat. May iba naman na compatible sa kanila yung pump. So, tapos tinutulungan pa nila ng massage, ayun. So, nakakakuha sila ng mas marami at nafe-feel nila na mas drain yung kanilang breast. So, okay yun. Pero may iba kasi na, lalo na pag ang flange size hindi eksakto, mas magkukose ng clog yun. At hindi pa mag-hand express after ng pump. Pa pwedeng maiipon din yung milk doon sa areola. O kaya pagkasakaling, what else pa ba? Pag malapot yung milk, minsan ang hirap din i-pump noon. So pagkalimbawa malapot na yung milk po natin, mga mommies, medyo bawas po tayo sa sweets, no? At mga dairies. Kasi nakaka-apekto din po yun sa milk po natin. Okay? Hindi naman natin kailangan i-deprive yung sweets, dairies sa katawan natin. Pero pagka may clog na po tayo at lalo na ang lapot-lapot na ng milk, medyo bawasan na po natin. Okay? Ayun. So, ano pa ba? Iniisip ko kung ano pa yung mga sasabihin ko at mga i-share ko. Pero pwede naman po kayong mag-comment dito sa video na to. I hope din mabasa ko rin kaagad kasi medyo nabibisi si Nanay Lorena nyo. Pero pagka sakaling free time ko, babasahin ko po yung mga comments ninyo. And kung may mga iba pa po kayong suggestion na pwede kong kumbaga parang sabihin o i-share sa inyo, comment lang din po. Okay? So